Unti-unti nang lumalabas ang kapangyariang taglay ni Safrina. Pero nakapagtataka. Saan niya naman ang ganun kalakas sa kapangyarihan? Gayong wala namang kapangyarihan ang mga magulang niya. Palaisipan man, pero mas kailangan niyang ibahin pag-iingat ngayon. Dapat siyang umiwas sa mga mata at galamay ni Rizal. Naiintindihan ko po, Lolo. Dati po, baliwala lamang sa akin ng mga sinasabi mo. Ang tanging nais ko lang ay malaman kung sinong pumaslang sa mga magulang ko. Pero naisip ko ngayon, hindi pa nga talaga ako lubusang handa. Ay, salamat naman. At nauunawaan mo na ngayon, Safrina. Salamat din po sa walang humpay na pagpapaalala sa akin na kailangan ko pa ng puspusang pag-iensayo na hindi basta-basta ang gusto kong pasukin. Basta narito lang kami ni Lucas. Handang sumuporta sa'yo at umalalay. Sabrina, narinig ko yung pinag-usapan nyo ni Lolo. Totoo ba na nakakahinga ka sa ilalim ng tubig? Oo, Lucas. Ako nga nagtataka rin. Eh? Pero sabi sa akin ni Lolo, bahagi daw yun ang special ability ko. Ang galing mo naman, Safrina. Ang lakas ng kapangyarihan mo. Sana ako din. Sana may kapangyarihan din ako, kagaya mo. Oh, Lucas? Saan ka pupunta, Prinsipe William? Aalis ka? Oo, bakit? Nais kong sumama. Saan ka man pupunta, sasama ako. At hindi mo ako mapipigilan. Oh, Bella. Lucas, bababa ka ba ngayon ng bayan? Hindi, Safrina. Tutulong ako kay Lolo. Pupunta siya ngayon sa gubat upang manguha ng kabuti. Talaga? Gusto ko rin sumama. Tingin mo, isasama kaya ako ni Lolo? Siyempre naman. Ikaw pa ba? Hindi ka naman magawang tanggihan ni Lolo eh. Kaya sige na, magayos ka na. Para makaalis na tayo. Kanina pa yung nakagayak si Lolo. Sige, tayo na. Yan ang gusto mo, sakalin ako. Gusto ko rin namang mapag-isa, Bella. Bakit mo na naisip mapag-isa? Kung nandito naman ako, handa kitang samahan, Prinsipe William. Ang gusto ko mapag-isa, yung tahimik. Yun ang gusto ko, Bella. Ha? Sana naman kahit ngayon lang, unawain mo naman ako. Sige, pagbibigyan kita. Pero ngayon lang ha, sa susunod, hindi na. Salamat. Ngayon lang. Sa susunod, hindi na ako papayag. Sabi ni Lolo, huwag daw tayong lalayo masyado. Delikado dito. Masyadong matarik at matayog itong inakyat natin. Bakit kasi dito nyo naisipang pumunta? Meron namang patag. Mas maraming tumutubong kabuti dito. Kaya naisip namin ni Lolo na dito na lang pumunta. Oo, kaya lang masyadong delikado. Tsaka ang taas na nitong inakyat natin ah. Malay ko, masakit na sa kamay eh. Umawa ka maigi dyan sa mga bato. Baka kung mahulog ka, hindi ka bubuhayin dito. Mataas oh, maraming bato pa sa ilalim. Wala kang tiwala sa akin, kaya ko to. Kayang kaya ko to. Wala naman akong sinasabing hindi mo kaya. Bilisan na nga natin para makabalik na tayo sa kinaroroonan ni Lolo. Sige!
ang bayan. Marami kasing patay na sanga ng puno dito. At saka, mamasama sa aking lupa. Kaya maraming tumutubong kabut eh. Tama ka, marami na tayong ulam. Marami pa tayong may bebenta mamaya. Tsaka na matutuwa nito si Lolo. Oh. Oh. Anong tunog na yun? Saan galing yun? Sa akademya. Tunog yun na naghuhudyat na magsisimula na ang klase. Bakit mo alam? Palagi akong narito sa Frina. Hindi para manguha ng kabote, eh, kundi upang panoorin ang mataas na tore ng palasyo at ang akademya. Huwag mo akong kawahan dyan. Makakapag-aral din ako dyan. Huwag mo nang pangarapin ang imposible. Sofrina. Lolo, narito na po kami. Oh, Lolo! Narito na kagad kayo. Nako, ang bilis nyo namang matapos. Binilisan po talaga namin para po wag tayong abutin ng mataas na sikat ng araw. Lolo, marami po kaming nakuha na mga kabute. Heto po, oh. Nakakatuwa naman. Marami tayong ibebenta nito. Oh, tayo na baga po. Umuwi na tayo. Sige po. Tara po. Ang daming tao. Nakakaawa naman sila kung titingnan. Katulad din namin. Hapis sa mga katawan. Gula-gula nito mga damit. Butas ng sapatos. Halos kung ano-ano nang binibenta. Upang may maipangtawid gutom lang. Ay, bakit ganito ang kaisirya? Bakit? Eneng, bibili ka ba? Oh. May natitira pa akong tinda rito. Gutom na kasi ako. Hindi pa ako nag-aagahan. Ay, kawawa naman siya. Parang may sakit talaga siya. Sa inyo na lang po to. Masarap po yan. Tinapay ang tubig. Subalit, papano ka? Huwag niyo po ako intindihin. Ayos lang po ako. Sige na po. Inumin niyo na po yung tubig. Kainin niyo na po yung tinapay para po magkalaman ang sikmura niyo. Maraming salamat ha. Napakabuti mo. Naway pagpalain ka. Maraming salamat dito. Wala pong anuman. Bilang pagtanaw ko sa utang na loob ko sa'yo, heto. Sa'yo na ito. Itlog? Itlog po? Oo. Galing pa yan mismo sa bundok na pinanggalingan ko. Sa'yo na yan. Itlog o ito ng ano? Ang laking itlog naman po nito. Ah, sige na. Sa'yo na yan. Ingatan mo ang itlog na yan, ha? Oh, ha? Huh? Saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap ni Lolo. Dun sa may dakong yun. May kinausap lang akong matanda. Alam mo, ikaw ah, kahit kailan talaga. Kung hindi ka nawawala, kung sino-sino naman ang kinakausap mo. Teka lang, ano ba yung hawak mo? Patingin nga. Wag! Oh, bakit? Baka mabasag. Mababasag? Alin ang mababasag? Patingin nga, ano ba kasi yung nasa puting telang yan? Sa bahay nilang pag-uwi natin, papakita ko sa'yo. Bakit dito? Hindi ba pwede? Basta, pag-uwi na lang natin. Oh, sige na nga. Teka nga pala, yung bawa nating tinapay, pahingi naman oh, gutom na ako. Tsaka, painom na rin ako ng tubig. Ano? Binigay ko dun sa matanda kanina. Ano? Pagkain natin yun sa Frina. Pinamigay mo? Nakakaawa kasi siya.
may sakit siya tapos inuubo pa, kaya binigay ko na lang. Ay, naku naman, may bago pa ba? Tulungan mo na lang akong ipaubos to para makauwi na tayo at makakain na rin ako. Pasensya na talaga, Lucas, ha? Huwag ka nang magalit. Oo na. Eh di ganito lang pala tayo. Hindi ka magsasalita? Para kang taong tood. Hindi ko naman niningin kausapin mo ako. Di ba sabi ko, nais ko mapag-isa. Bakit nandito ka na naman? Paano hindi kita susundan? Eh para akong tanga dito. Hindi tayo nag-iinsayo. Yung mga inaaral natin sa klase, paulit-ulit lang. History? Kahit siguro ipakwento pa sa akin mula sa umpisa hanggang dulo, kaya ko eh. Yabang mo? Totoo naman eh. Tsaka hindi ako nagmamayabang, no? Ano gusto mong gawin? Magandang tanong. Sa wakas, akala ko habang buhay na tayong ganito eh. Mabuti naman at natauhan ka na. Ano nga kasing gusto mo? Bago pa magbagong isip ko. Gusto kong mga bayo. Mga bayo? Mag-isa ka? Bakit? Ayaw mo? Ano kasi? Ano? Naaalala ko na. Hindi ka nga pala marunong mga bayo. Nakakaawa ka naman. Naturingan kang prinsipe tapos di ka marunong mga bayo? Sapakin kita, gusto mo. Akala mo naman kung magagawa mo. Ikaw na lang. Hindi masaya kung ako lang. Oh. Bakit nakalahad yung kamay mo? Hawakan mo! Itatayo kita dyan. Tapos, tuturuan na rin kitang mga bayo. Ano sa tingin mo? Bella? Itlog? Seryoso ka, Safrina? Ano naman gagawin mo sa itlog na yan? Baka itlog lang naman yan ang bayawak eh. Sa laki ba naman ang itlog na to? Ikukumpara mo sa itlog ng bayawak? Ano naman gagawin mo dyan, ha? Ilalagay ko dito sa bodega. Sabi kasi sa akin ng matanda, ingatan ko daw itong itlog na to. Ang hilig mo talaga magpapaniwala, no? Hindi mo naman sigurado kung bugok pala ang itlog na yan. Lucas naman eh. Sige na nga. Gagawan ko na ng pugad yan. Salamat, Lucas. Mahal kaya kita? Lucas? Mahal kita? Huh? Kahit pa napakatigas ng ulo mo, ano para na kitang kapatid. Huwag mo ang guguluhin ng buho ko. Pasensya na. Sige na, pupunta na ako sa likod ng bahay. Igagawa ko ng pugad yung itlog. Salamat, ha? Walang anuman. Di nga kasi ako marunong mga bayo, Bella. Baka ako mapahamak kung tayo eh. Hindi naman ikaw yung magdadala ng kabayo eh. Kundi ako. Kaya sige na. Mauna akong sumakaya tapos sumunod ka. Yung isang kabayo ang gagamitin natin? Malamang oo. Kasi diba, hindi ka naman marunong. Kaya tuturuan muna kita. Eh, hindi nga ako marunong eh. Kahit paturuan mo ako. Ay, marunong ka. Takot ka lang na sumubok. Bella. Ah, ang laking itlog nga nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking itlog. Bigay ko sa akin yan ng matanda. Naawa po kasi ako sa kanya eh, kaya binigyan ko po siya ng tinapay at tubig na baon namin ni Lucas.
Napakabait mo talaga po. Mano lang ho ako sa inyo, Lolo. Ay, o siya, sige. Dito natin sa kamalig ilalagay itong itlog na to. Kasama ng pugad ang mga manok at pugo. Pero dapat, naiinitan to eh. Para mapisa ka agad. Ay, alam ko na, Lolo. Hindi naman natin siya pwedeng isama sa itlog ng manok. Kasi masyado siyang malaki. Hmm. Ilagay na lang po kayo natin siya sa tabi ng lampara. Di ba mainit yun? Tama ka po. Pwede nga yun. Sana mapisa ka agad to. Para malaman ko kung anong uri siya ng hayop. Huwag kang mainit pa po. Mapipisa din yan. Ah, halika. Punta natin si Lucas. Tulungan natin siyang gumawa ng pugad para sa itlog na yan. Sige po. Dito ka lang ha. Babalikan kita uli. Mamaya, meron ka ng pugad. Sabihin. Takot ka lang sumubok ulit dahil nagkamali ka na. Pero alam mo bang mas mahirap? Yung tumigil ka sa pagtuklas. Yung itinigil mong pagnais mong matuto dahil lang nagkamali ka sa unang subok mo. Ha? Simple man kung iisipin pero mahirap gawin, di ba? Lahat naman tayo nag-uumpisang hindi marunong eh. Tsaka isipin mo na lang, yun ngang mga marunong nagkakamali pa eh. Para mas matuto pa sila. Ang importante lang naman doon, kapag nagkamali ka, bumangon ka. Kasabay ng pagbangon mo, bitbitin mo yung aral kung bakit nagkakamali ka. Para sa susunod na subok mo, hindi ka na ulit magkamali. Salamat. Akalain mo yun? May kwenta ka rin palang kausap minsan. Ano akala mo sa akin? Swampa ka na nga lang dito sa kabayo. Ipapasipa kita dyan eh. Oo na, oo na.